So yan, good morning po ulit. Ayan, ready na mga bata. Pero yung mga gamit namin, hindi pa po siya ready. So yan, makikita nyo. Pero hindi naman namin sila dadalik ngayon. Sa isang araw pa. So today is pang limang araw namin dito sa Cebu. Meron pa kaming today and hanggang bukas para mapuntahan ang mga gusto namin puntahan. So today, meron kami mga prospect na gustong puntahan. And malapit lang, medyo malapit lang dito sa hotel namin, Cebu Park Lane Hotel. Nga pala, maganda tong Cebu Park Lane. Malapit lang to sa Ayala Center. Walking distance lang, as in 5 minutes lang, 3 minutes nandun na kayo. Nasa likod lang halos ang building namin. So yan, first stop natin, itong Jesuit House. Yan, katapat lang ito ng The Heritage of Cebu Monument. Malapit din ito sa Cap San Diego. So, bale, medyo kakaiba ang museum na ito kasi ginagamit din nila ito as their business location. Parang warehouse siya. And, bale, mayroong tour guide na mag-assist sa inyo pagdating nyo rito. May entrance pa rin dito. And, explain nila rito in details kung ano yung history ng bahay na ito at sino yung mga tumira dito. And for more information about this house, magli-link ako into para makita nyo siya into details dahil hindi kasha rito sa video vlog na ito. So yan, bale, ikot lang kami rito. Nakaka-amaze kasi talagang matatanda yung mga gamit dito. Yan, pinapakita nila yung kung paano mamuhay yung mga tao noong 1730. So yan. Mostly the structure is original pero yung mga gamit is like collection na rin nila. So yan, at meron silang coffee shop dito, and then sa coffee shop nila nagbebenta sila ng mga paintings ng mga local artists, and pwede kayo mag-relax dito pero hindi siya air condition, medyo warm siya. So next stop natin is the Archdiocesan Museum of Cebu. Bali, walking distance lang ito doon sa Jesuit House. And mga 10 minutes walk. So, pagdating nyo rito, magre-register po na kayo. And then, meron mag-a-assist sa inyo. And siya na rin yung mag-explain sa inyo how this museum built at kung anong year at anong mga materials yung ginawa niya. So, basically, iisa-isahin niya yan kung ano yung mga history niyan. So, ito yung upuan ni Pope John Paul II. Doon bumisita siya noong 1981. At itong mga rebultong ito ay basically is the same saint pero magkakaiba ng maker, may Chinese, mayroong English. So yan, so explain niya rin yan. And the authenticity is pinapakita rin niya kung gaano ka-authentic ang mga relics na ito. And ito rin, in-explain din niya sa amin kung ano yung kung ano yan. So basically, carrier siya ng priest noong unang panahon. And then from the top, umakit kami and solo na lang kami dito. At mga display lang siya na meron ng mga information na nakalagay. So, basa-basa lang kayo, ikot-ikot. And mas maganda siguro maaga kayo pumunta rito kasi pag medyo tanghali na, hindi nga siya air condition, medyo warm siya. Medyo maganda pa nga yung panahon yan eh. So, it's fine with us. Pero, yan. So, mas maaga, mas maganda pumunta kayo rito. And then, katapat lang niya yung Cebu Metropolitan Church. Ayan, dadaan din tayo dyan maya-maya. Pero, picture muna tayo rito dahil sobrang ganda ng views. Ayan, talagang nakaka-amaze. Parang bumabalik ka sa nakaraan. Yun yung pakiramdam kapag nandyan ka. So, bali, ito yung harapan niya. Kung galing kayo ng Yap San Diego, ito yung madadaanan nyo. So, para hindi kayo maligaw. Ayan, na ganyan ang itsura niya. Yung napakaganda, diba? So, ayan, daan lang tayo ng konti dito sa church. Pray lang tayo. And then, later on, pupunta na po tayo ng SM. So, ayan, nasa SM na kami. Saktong-sakto, no? So, ayan, SM kami kasi medyo mainit na. And then, yung mga bata naman yung amin ipapasyal. Relax. Ayan, and then gusto raw nilang manood ng sine, nakakita kasi ng Minions, so first time nilang manonood. So ayan, enjoy na enjoy sila, nakakatawa. So ayan, ito na yung daanan pa uwi, nakaka-amaze. Ang daanan naman namin tong Cebu Cordova Bridge na ito, napaaganda po. At yan, pagdating namin sa bahay, tulog agad ng mga bata. So ayan, have a wonderful day po. See you tomorrow.